ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend. Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Pasintabi po, kapamilya, mula sa problema sa surot at daga. Ngayon, ipis naman ang pesteng nabidyuhan sa isang terminal sa Ninoy Aquino International Airport. Ipapatawag ng Manila International Airport Authority ang kanilang service providers sa Lunes. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Nagre-relax na ngayon sa beach sa Bacolod ang magbabarkadang sina Jay, Vince at Mary. Pero bago magbakasyon, na-stress sila dahil bago ang kanilang flight nitong Biyernes, naispatan nila sa kanilang upuan sa departure area ng NAIA Terminal 3 ang isang paggapang-gapang na ipis. Naghihintay kami sa NAIA for boarding. Naisipan namin to sleep sana. Pero yun nga, something caught our attention. Okay, naka-relax pa ba kayo after seeing na may ipis? Hindi na. Hindi na kami natulog. Inintay na namin yung plane talaga. Hindi na. Gising na kami. Kwento ng magkakaibigan, nabalitaan na nila ang mga nakagat ng surot sa metal chair sa NAIA 3 at sa mga upuang ratan sa Terminal 2 at ang viral video ng dagang paggala-gala sa kisame ng paliparan. Kaya naging alerto na sila, pero hindi pa rin nila inakalang mapepeste rin pala sila. Actually, before ako umupo, pinlashlight ko yung upuan, tinignan ko kung meron pa. Since nag-viral na siya, I think it's an opportunity na din for the management of NAIA to improve their services. Aminado ang Manila International Airport Authority na hindi katanggap-tanggap ang sunod-sunod na insidente ng infestation sa NAIA. Kaya bukod sa disinfection nitong nakaraang mga araw, makikipag-meeting sa Lunes ang pamunuan ng airport sa kanilang service providers tulad ng housekeeping at pest control agency. Kasama rin ang medical at quarantine staff ng airport. Gusto nating maintindihan at gusto natin silang magpaliwanag na kung ginagawa nila ito, paano nagkaroon ng mga surot doon sa mga upuan. So this is just example of the review that we're doing now in preparation for Monday. Hinala umano ng pest control services, nagmula sa ibang bansa ang mga nakitang surot sa NAIA. Kapag yung parang inter-country na infestation o pagdadala ng mga bugs na ito, we will explore that. Samantala, tiniyak ng pamunuan ng Mactan Cebu International Airport na walang kailangang ikabahala ang kanilang mga pasahero. Regular umano ang deep cleaning sa MCIA na pinatatakbo ng isang pribadong consortium. Given that the structure was made out of wood, we prohibit animals, plants in the airport because the plants can themselves can carry insects, right? Umaasa naman sina Jay, Vince at Mary na sa nakaambang pagsasapribado ng NAIA, mas mapagaganda ang pangunahing paliparan ng Pilipinas. Giit naman ng MIAA, yan ay isang bagay na sinusubukan na nilang gawin bago pa man umarangkada ang rehabilitasyon ng NAIA. Andrea Tagines, ABS-CBN News. Inabot ng halos isang araw bago tuluyang naapula ang sunog sa isang warehouse ng mga gamit pang kusina sa Valenzuela City. Sa unang araw naman ng Fire Prevention Month, kaliwat kanan ng insidente ng sunog ang sumiklab sa Metro Manila pa lamang. Nagpapatrol, Michael Delizo. Unang araw pa lang ng Fire Prevention Month nitong Biyernes, hindi na magkamayaw ang mga bumbero sa pagresponde sa magkakasunod na sunog sa Metro Manila. Sa mga inisyal na report ng Bureau of Fire Protection, NCR, may apat na nirespondehan sa Caloocan at tig-iisa sa Quezon City, Taguig, Pasig, Mandaluyong at Maynila at dalawa sa Valenzuela. Pinakamalaki at pinakamatagal ang sunog sa imbakan ng mga gamit pang kusina sa Warren Compound, Barangay Paso de Blas sa Valenzuela. Nagsimula ang sunog bandang alas 3, Biyernes ng hapon. Wala umanong tao sa loob ng pasilidad nang sumiklab ang sunog dahil nakabreak ang mga empleyado. Mabilis na lumaki ang apoy sa dalawang palapag na gusali. Itinaas ng BFP ang ikatlong alarma kung saan 12 truck ng bumbero ang kinakailangan para apulahin ang sunog. Kaya ho ito naging medyo matagal at visible if you pass by NLEX kasi oo, plastic products. So
yung plastic products talaga matagal mapatay at saka yung smoke is itim na itim. Inabot ang sunog ng magdamag hanggang Sabado. Pagsapit ng umaga, idineklara ang fire under control. At bandang alas dos ng hapon, matapos ang halos 22 oras, tuluyan nang naapula ang sunog. Hindi patukoy ang pinagmula ng apoy. There's no manufacturing, there's no welding or electrical. It's purely warehouse. At ito po yung imported goods, I think from China, na mga plastic products and kitchen products. So hindi malinaw ho saan nanggaling yung sunog. Nasa 15,000 ang industrial at commercial establishments sa Valenzuela. Kaya kasunod ng insidente, paiigtingin ng LGU ang pag-iinspeksyon sa mga pasilidad sa pamamagitan ng binong task force na kinabibilangan ng building at fire officials. Ayon pa kay Mayor Gatchalian, malaking problema rin sa lungsod ang mga sunog na nagmula sa basura o rubbish fire. 2 insidente nito ang naitala sa Barangay Lingunan at Balangkan nitong Biyernes at Sabado. Nananawagan ng LGU sa publiko na iwasang magtapon ng upos ng sigarilyo, magsiga at magsulog ng basura dahil bukod sa sunog, may epekto rin ito sa kapaligiran at kalusugan. Michael Delizo, ABS-CBN News. Iniimbestigahan na ng Department of Migrant Workers ang 66 na individual na posibleng sangkot sa illegal recruitment ng mga naghahanap ng trabaho sa South Korea. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Kakdak, sinasamantala ng mga illegal recruiter ang Seasonal Workers Program kung saan kumukuha ng mga Pilipinong manggagawa para sa mga bukid. Pinangangakuan sila ng hanggang 80,000 pesos na buwan ng sahod. Maaari pa umanong mapalawig ang 2 kontrata ng hanggang 5 buwan. Nakakatanggap tayo ng balita ng 20, 30, 40, 100,000 piso na hinihingi doon sa worker bago siya umalis. At kung hindi niya kayang bayaran, may pautang. We are not here to end the program, but to regulate the program. Sa nakalipas na 2 dekada ng TV Patrol Weekend, naging patrol tayo ng mga balitang bahagi na ng ating kasaysayan. Balikan ang ilan sa mga mahahalagang coverage sa pagpapatrol ni Anjo Bagawisan. Sabi nga nila, walang pahinga ang balita. At kapag may balitang pumutok sa weekend, hindi pa huli ang TV Patrol Weekend. Hindi nagtatapos sa trahedya kanina. February 2006. Nagka-stampede sa PhilSports Arena o Ultra ng mga manonood sana ng dating noontime show na Wawawi. Higit 70 ang namatay. Challenge doon, ano bang gagawin mo? Ilalabas mo ba yung makatotohan ng balita kung bakit nagkaroon ng stampede doon sa Ultra? Lahat ng angulo na maaaring naging sanhi ng stampede na yon ay inilabas ng TV Patrol Weekend. Ginawaran ang TV Patrol Weekend ng Silver World Medal sa prestigyosong New York Festivals ng sumunod na taon para sa coverage na yon. 2009, tumutok ang newscast sa matinding pagbaha sa Metro Manila dala ng bagyong Ondoy at sa pagbuhos ng tulong kasunod nito. I was also the anchor, the reporter na nagre-report on public service efforts ng ABS-CBN Lingkod Kapamilya. So doon, sobrang laking pasalamat ko kasi yun naman para sa akin talagang bumuo sa pagkatao ko, yung mga taong nakakahalubilo mo. Isa sa mga una nakatikim ng pagsik ni Yolanda. Sa TV Patrol Weekend din, unang bumungad sa mundo ang tindi ng pinsala ng Superbagyong Yolanda sa Eastern Visayas noong November 2013. Tayo ho mismo ay nandoon sa... Kinilala naman ang special coverage nito bilang finalist sa news category ng 2014 International Emmy Awards. 2020, gumimbal sa weekend ang pagputok ng Bulkang Taal. Day off ko yun. Ang pagiging reporter kasi, wala namang oras na pinipili yon, walang panahon. Kalamidad, trahedya, matinding kawalan, maging pagbangon, pag-asa at tagumpay, mga tumatak na mga kwentong binantayan ng newscast. The story itself, as they happen, does not change. If it's big, it's big. Hindi siya naghihintay na, ay sa Monday na lang, it's our duty to let our public know what's happening.
kahit weekend, tuloy pa rin yung serbisyo, tuloy pa rin yung pagbibigay ng impormasyon sa mga tao. Yung TV Patrol Weekend is a commitment from ABS-CBN na kapag may balita, nandyan tayo. Kaya may TV Patrol Weekend. Sana huwag nyo kaming iwanan dahil kami hinding-hindi namin kayo iiwanan. Nagbabalita at nagliligod sa inyo sa ABS-CBN News. Sumiklab ang tensyon sa pagitan ng ilang residente ng Embo Barangay kasama ang mga gwardya ng Makati Park and Garden at ng ilang tauhan ng Traffic Management Group ng Taguig City na nagtangkang pumasok sa park. Nakunan pa sa video ng buhusan ng tubig ang isa sa mga residente. Naglabas na rin ng pahayag ang mga lokal na pamahalaan ng Makati at Taguig kaugnay sa nangyari. Live mula sa Barangay Rembo sa Taguig City, si Jose Carretero. Mang Jose, malakas pa ba yung, mataas pa ba yung tensyon dyan? Nako Alvin, sa ngayon wala nang tensyon, hindi kagaya kagabi. Pero narito pa rin yung miyembro ng Defend Makati para bantayan na hindi makapasok ang mga kawani ng Traffic Management Office ng Taguig. Masama po ba mag-vlog? Magtanong ako kung vlogger hindi ka. Hindi po, masama po ba mag-live? Kasi kung vlogger ka, titignan namin. Diba? Karapatan po anong namin yung mag-live. Anong pangalan mo? Kuha ang video na ito ni Eleanor Formaran, isa sa mga residenteng nagbantay para hindi mapasok ng mga kawani ng Taguig ang Makati Park and Garden. Sa pool sa video, nabuhusan siya ng tubig ng isang lalaking tauhan o mano ng Traffic Management Office o TMO ng Taguig. Kwento ni Formaran, nag-FB live lang siya ng mga oras na iyon. Binuhusan niya akong tubig, wala akong ginagawa. Nag-live lang po ako, kinukuha niya yung pangalan ko, hindi ko binigay. Tinatanong niya kung vlogger ako, hindi po ako vlogger. Yung bote po, ginano niya sa akin, kaya medyo nawala yung live ko ng konti. Unang sumiklab ang tensyon, Biyernes pa ng umaga, nang pasukin umano ng mga taga-TMO ang parke. Kinagabihan ng alas 10, muling nagkatensyon ng tangkaing palisin ng mga security guard ng parke ang mga miyembro ng TMO na nakapasok sa lugar. Magdamag na nagbantay ang mga miyembro ng Defend Makati, ang grupong tutol sa pagkuha ng Taguig sa mga Embo Barangay. Ayon kay Glenda Hamero na isang residente sa Embo area, na walang karapatan ang Taguig sa Makati Park and Garden. Illegal po kasi yung ginagawa nilang pangangangkam sa mga properties ng Makati. Nangangamba naman ang isa pang residente na gawing impounding ng mga sasakyan ang Makati Park. Ang ipinaglalaban namin dito pwede naman daanin sa maayos na usapan. Huwag lang sana magkakasakitan. Para maiwasang muling magkagulo, kapwa nagtalaga ng mga kawani ang Makati Public Safety Department, Taguig PNP at Barangay West Rembo sa lugar. We are just here for the police visibility since this is already our AOR. So we're checking kung anong sitwasyon. Huminahon lang, be calm. At saka mag-uusap. Lahat naman napapag-usap. Ayon sa opisyal ng Barangay West Rembo, kahit na ang mismong barangay ay sakop na ngayon ng Taguig, batay sa desisyon ng Korte Suprema, ang Makati pa rin ang nagmamay-ari ng parke. The property is still under dispute. Nasa korte po siya and it was clear sa desisyon po ng Supreme Court na ang nakuha lang po ng Taguig is the jurisdiction. But the property wise still under property pa rin po siya ng Makati. Kinundinan ng Makati City Government ang nangyari at sinigundahan ang sinabi ng opisyal ng barangay. These are Makati-owned properties. Nabili po ito ng city and makikita naman from the very beginning, yung possession nasa Makati City po. So ito ay mga pagkaari ng Makati kaya dapat irespeto muna ng Taguig itong mga property namin. Sa isang pahayag, nanindigan ang Taguig LGU na ang parke ay para sa mga residente ng Embo Barangay kaya dapat itong ipagamit sa mga residente. Tinulukan na rin umano ng Korte Suprema ang usaping ito at walang karapatan ang Makati na akusahan ang Taguig ng pangangamkam. Alvin, magpapatuloy na magbabantay ang mga miyembro ng Defend Makati dito sa parke. At maya-maya lamang ay magkakaroon sila ng prayer vigil. Alvin. So sino ang namamahala sa park ngayon? Habang tayo nag-uusap po, is it Makati City o yung local government na ng Taguig?
Ayon sa opisyal ng barangay na nakausap natin, Alvin, kanina, ang namamahala ngayon ng parke ay ang Makati pa rin dahil kahit sakop na ng Taguig itong West Rembo Barangay, pero ang pangangalaga umano sa parke ay sa Makati pa rin. Alvin. Sige, sana mag-usap na lang. Maraming salamat, Mang Jose Caritero. Tinatayang 50 probinsya pa ang makararanas ng matinding tagtuyot dahil sa El Nino pagsapit ng Abril ayon sa Office of Civil Defense. Pero sa ngayon, hindi pa inire-rekomenda ang pagdeklara ng State of Calamity sa buong bansa. Nagpapatrol, Andrea Tagines. Kahit sapat ang supply ng tubig sa headquarters ng AFP sa Camp Aguinaldo, hindi nag-aaksaya at todo tipid sa tubig si Technical Sergeant Randolph Obinke. Ang naipong ulan, gamit nilang pandilig sa mga halaman at sa paglilinis. Kailangan po natin na magtipid po talaga ng tubig, lalo na ngayong El Nino po na sa ibang mga lugar po eh, walang mga tubig na nagagamit. Yung mga anak ko, tinuturuan ko din na pag nag-toothbrush, yun simple lang talaga, practical, na gumamit sila ng baso. Una nang iniutos ni Defense Secretary Gilbert Chodoro sa military camps na magtipid ng tubig para magsilbing ehemplo sa publiko. Sa tala ng Department of Agriculture, nasa 357 million pesos na ang halaga ng pinsala sa mga taniman sa bansa dala ng El Nino. Pinakamatindi ang hagupit sa Iloilo na umabot sa 127 million pesos ang pinsala sa agrikultura. At Oriental Mindoro na aabot sa 56 million pesos ang dagok sa palayan at taniman ng sibuyas. Determinadong maghanap ng alternatibong patubig ang pamahalaang panlalawigan para maisalba ang natitirang pananim. Para mas masustain pa natin ang sources of water na ito, bibili ang pamahalaang panlalawigan ng sarili nating drilling machines para siguraduhin na kung lumawak man ito sa ibang pangbayan ng lalawigan, may sarili ng kagamitan ang pamahalaang panlalawigan sa pagdidrill ng tubig. Gusto nila na magkaroon ng sustainable source ng water. Kaya yung ating solar irrigation, ay yun yung pinupush natin. Pero giit ng DA, wala pa rin nakikitang problema sa supply ng bigas dahil maliit na porsyento pa lang ng kabuuang produksyon ang naaapektuhan ng El Nino. Alam naman natin na may El Nino last year pa, so niready yung mga interventions. At yun din, may mga ginawa ring strategy, halimbawa nitong dry season, gusto natin mas malaki yung area devoted to hybrid, mas malaki yung area na tataniman natin ng inbred. At dahil may supply, bumaba pa umano ang presyo ng regular at well-milled rice. So bumaba na siya ng mga 2 to 3 pesos yung bigas. Dadami na yung harvest natin ng local. Ngayon, nag-start na. And then magpipik yan March, April. May posibilidad na lalo pang bumaba, especially yung ating locally na well-milled rice. Nasa 20 probinsya sa Pilipinas ang nakararanas ng matinding tagtuyot. Pero pinangangambahang dadami pa ang maaapektuhan. Pagdating ng Abril, mahigit 50 pa yung mga probinsya na mapapa sa ilalim ng tinatawag na matinding tagtuyot. 82 lang ang probinsya natin. Pero hindi pa rin inirekomenda ng Office of Civil Defense na magdeklara ng nationwide state of calamity. Hintayin natin yung sitwasyon sa bawat probinsya. Una nang nagdeklara ang bayan ng Bulalakaw ng state of calamity. Andrea Tagines, ABS-CBN News. Kapit na mga motorista, ito ng busina sa petrolyo. Dagdag bawas po tayo sa Martes. Tataas ang presyo ng gasolina na maglalaro sa 40 hanggang 60 centimos kada litro. Pero ang diesel, may rollback namang maglalaro sa 30 hanggang 50 centavos kada litro. Habang ang kerosene prices, bababa naman ng hanggang 40 centavos kada litro. Paliwanag ng Department of Energy, bumaba ang presyo sa international market dahil sa paglobo ng inventaryo ng krudo ng Estados Unidos at posibilidad ng ceasefire sa Gaza. Pero nagpataas naman ang presyo ng gasolina ang posibilidad na i-extend ang bawas produksyon ng OPEC Plus at ang 6 na buwang export ban ng gasolina ng Russia simula ngayong buwan. Inilunsad
nasunsad na ang single na Surreal ng isa sa miyembro ng Pinoy pop group na SB19 na si Justin. At dahil kanya-kanyang release na mga awitin ang tinaguriang P-pop kings, sinagot ni Justin ang katanungan kung maghihiwalay na ba ang grupo. Nagpapatrol, Ganiel Christian. Sa unang pagkakataon, naglunsad ng kanyang debut single ang Pinoy pop group SB19 member na si Justin. Oh, so tired and tired. I can feel it. Kwento niya, sariling composition ang kantang ginawa niya 2 taon na ang nakalilipas. While we walk slowly under the trees. Masaya, but at the same time, nape-pressure po ako kasi it's gonna be my debut single and ayun po, nakakatakot. Siyempre, it's gonna be my first time experiencing na mag-release as mag-isa and wala yung mga kagrupo ko. Kahit nahilig ang pagkanta, ibinahagi ni Justin na mas komportable siya magsulat ng kanta para sa ibang singers. Or mas madalas kong ma-feel na parang mas gusto kong magsulat kesa kumanta. Parang ganun po. So parang I want to do something for the others than for myself. Sa kabila ng success ng SB19, naging usap-usapan kung road to solo artist na ba sina Justin, Stel, Pablo, Philip, at Josh Cullen. Dahil kanya-kanya silang release ng sariling kanta. Hindi po, binibigyan lang namin yung time ng bawat isa na magkaroon ng solo projects. Actually, hanggang ngayon po meron kaming pinaprepare for as a group. Jared, Manang Lydia. Kamusta po? Pagdating naman sa kanyang acting projects, todo po sa salamat si Justin sa ABS-CBN matapos ang kanyang acting debut sa hit series na Senior High na talaga namang naging viral at pinag-usapan. Gino Krishnet, ABS-CBN News. Natagpuan ng mga opisyal ng barangay Kanunghan, Tarangnan, Samar ang putol-putol na katawan ng isang tao. Ayon sa taga-barangay, unang natagpuan nitong Biyernes ang sunog na bahagi ng katawan malapit sa isang kuprahan. Sabado naman na madaling araw, nakita ng isang mangingisda ang palutang-lutang na sako sa dagat. Nang buksan, tumambad ang putol-putol na mga bahagi ng katawan ng tao. May mga nakuha ring, dugo ang damit sa lugar na pininiwala ang suot ng salarin. Isang lalaki ang inaresto matapos makumpirmang ang dugo ang damit ay pareho sa suot ng suspect na huli siyang makita sa barangay. Dagdag ng barangay chairman, may iba pang reklamo laban sa suspect dahil umano sa tangkang panggagahasa at iba pang karumaldumal na krimen. Pinuproseso na rin ng SOCO ang mga natampuang bahagi ng katawan para matukoy kung sino ang biktima. Nagkaguluhan sa Baguio City ang cast ng FPJ's Batang Quiapo sa pangunguna ni Primetime King Coco Martin. Pasado alas 3 ng hapon na mag-ikot ang Kapamilya Float mula sa Baguio Convention Hall patungong Melvin Jones sa Burnham Park para makibahagi sa pagdiriwang ng Panagbenga Festival. Napuno ng fans sa mga kalye na matiyagang nag-abang sa cast. Namahagi naman ang Kapamilya Stars ng t-shirts, poster at mga pamaypay. Pero hindi lang mga taga City of Pines ang nag-abang sa parada, kundi maging taga ibang lungsod at probinsya nakisaya sa Kapamilya Caravan. Pumakot ng parangal ang ABS-CBN sa kauna-unahang Perpetual Lights Choice Awards ng University of Perpetual Health System Laguna. Kabilang dito ang Best Media Company, Best Noontime Show naman, ang It's Showtime, Big Winner si Vice Ganda sa dami na nakuhang parangal. Kinilala rin sina Ann Curtis, Catherine Bernardo, Daniel Padilla, Francine Diaz, Seth Fedelin at Moira De La Torre. Kinikilala ng Perpetual Lights Choice Awards ang mga individual na nagpakita ng dedikasyon at husay sa kanilang sining duo sa paghubog ng cultural landscape ng bansa. Congratulations sa lahat ng mga awardees. Ang daming partner, award-giving bodies. Maraming salamat po na kinikilala nyo yung mga shows ng ABS-CBN. Minsan ang news kasali din. Although kadalasan mga showbiz shows ang nananalo. Tsaka nakakatuwa pagka mga eskwelahan, mga kabataan yung namimili. Or yung mga profesor, yung mga taga-academe.
Oo. Ibig sabihin, nanood talaga sila at parang nag-ano, na, yung botohan ba? Totoo. Oo. So congratulations po sa lahat ng winners mula sa Kapamilya Channel. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Zen Hernandez. Ako po si Alvin El Chico. At dito kami, naglilingkod para sa inyo saan man sa mundo.